BGOP ng taga-batteries, samahan ng microfinance. Kaya sabi sa akin ng matandang taga-batteries, sa pagtulong ay lagi mo siyang maaasahan. Isa din siya sa ating kalingap, na hangad tumulong din sa mahirap. Nelson Blanc. Ayun mga kalingap, shout out po sa lahat. Ayan. At welcome po sa aking munting channel, Nelson Vlogs. So yun mga kalingap, pupuntahan natin po si Michael. Yan po yung bagong scout po namin ni Ate Ritz. Yan. At si Ate Helen, yan po. Kasama natin po sila. Ayan, at bibigyan ni Ate Ritz ng vitamins. Yan. Umpisa na po para gumaling na rin po si Michael. Yan po. At tara, samahan nyo kami mga kalingap. Shoutout din po kay Kuya Balatid na at kay Kalingap Rob. Yan. Maraming salamat po. Pasupport din po sa aking munting channel, Nelson Vlogs. Yan po. So yung nakalingap, dito tayo kay Kuya Hapon. Yan. Ay, kaibigan, Kuya. Kuya Michael, yan, kamusta? Okay lang? Sarap ng tulog ko eh, lalo ng tanghali na gumumangon. Ah, anong oras? Kumain ka na ba? Hey there. Subscribe ano yan? Kumpra yan eh. Ayun ba talaga matatawag ang kumpra? Hindi naman. Ahas yan. Hindi kuya, kasi kaya tinawag na kumpra yan. Kasi tayo, natuto tayo magkagusto sa babae kaya tayo tinatawag na kumpra. Tawan yung tinuturing na kumpra. Hindi. Kaya... Masakit. Mamamatay ka yan. Panatuklaw ka. Kaya may sabi po yan, ang napatay sa atin yung kapwa natin. Kasi ang bawat taong nagkakaroon ng asawa, ang pag hindi yung lalaki ang mapatay, yung babae ang napatay. Napatay. Kaya may sinabi ko yung kubra, di ba? Ano sasabihin nila yung kubra, makikita mo sa kagubatan, hindi totoo yung tao rin yung katulad natin. Anong laman nun? Paglamot ko yan. Gamot para saan? Tingnan niyo, tistingan niyo kuya, kaunti lang. Yung pinakadulo lang ng daliri ninyo, ganun niyo. So, kaunti lang kuya, hindi naman. May napunta dito kuya, minsan nagpapagamot sa akin, minsan para lang. Huh? Oh, hindi masama kuya, ganun lang ninyo yung kamay. Ganun kuya, mabait. Ano yan? Gamot kuya, pinabili ko pa ito sa... Ah. May kaunti lang kuya, ano lang ninyo yung kamay ninyo, ano? Ganun lang. Oo. Virgin coconut oil. Ano to? Ay, langis rin yan ko yung sa gabi minsan nilalagyan ko siya ng nilalagyan ko ng apoy para lang mag-iwan. Ah, nilalagyan mo ng apoy? Sinisindihan mo? Siyempre kuya, langis. Hindi naman lahat ng ginagamit siya pagpadikit ay gasolina, gas. Ikaw ba nagsulat nun? Ikaw nagsulat niyan mga yan? Yes. Ha? Ano yun? Garina? Ano ba yan? Isang uri ko yan yung lahat ng tao dito sa atin ay nakapaloob sa computer. Ah. Kaya tayo lahat ng tao binibigyan ng kaparis. Kahit saan tayo magpunta, hindi man kayo magkagusto, kayo magugustuhan. Kasi pinagbabalance ng computer para magkaroon tayo ng... Kitang kuya, magtatakhan mo ako, ang naging asawa ko, kinasama ko sa Maynila, 2000 ko na ibang video kinang taga-batteries. Samahan ng microfinance. Kaya sabi sa akin ng matandang taga-batteries, alam mo, kaibigan na niya, ang naging asawa mo, video okay. Sabi ko, hindi naman po ako magtatagal kasi nga ang tao sa Maynila, hindi naman ating kilala. Kasi may mga nakipagsapalaran sa Maynila. Ayok dito sa atin sa Camarines na tigil na sa Maynila para makatipid ng pamasahe. Inibinta silang mga hayop para pagdating sa Maynila, yun na lang nagiging tao. Ganun? Ganun ko yan. Marami matatalinong taga Camarines Norte, mga galing Bisaya, binibinta sa mga trucking, dinadala sa Maynila, ginagawang, binibinta sa mga kumpanya, ginagawang mga dilata. Pagdating sa kumpanya, lagi yung mga tao yun. Kung saan sila maging tao, yung nadat na nilang tao, yun ang ginagawa naman nilang hayop, nililipat nila dun yung karunungan nila. Ah. Yun ang ginagawa mga dilata. Oo.
So, kaya tingnan mo kuya ang pangalan ng mga dilata, Garmin Norte, Argentina, Rocky Seven, CDO. O, ganun kuya katalino ang mga tao dito sa Camarines Norte. Maraming matatalino ang tao kuya dito sa Camarines Norte. Wow! Sabi mo babalik ako, di ba? May dala akong masarap na ano, ulam. Kakakain ko lang. Eh, mainit. Mainit. Saan natin inalagay ito? Dito, doon. Kainin mo ito. Napakasarap yan. Mainit po yan, ha? Gupit. Makakapag online kayo si Dr. Alisaso. Online? Opo, kahit anong oras, makakausap ninyo si Dr. Alisaso. Lahat ng klaseng gamot, tinurok niya sa akin para lang alaman niya ang sangkap ng tao. Sangkap? Ano yung ulam? Masasabi ng tao po ay parang ulam, kahit anong oras pwede ninyo kainin. Ganun ang kasaysayan po ng tao. Sa taga barangay gumamila si Dr. Alisaso. Mm. Simulang elementary. Ay, higupin mo muna yung sabaw, sayang yung gabig. Higup. Mamaya na usap, higup muna tayo. Abusin mo na. Oo. May gulay dyan. Papakin mo yung gulay. Ako magkakilala tayo kaibigan. Ikaw kilala ko. Yan, tingnan mo na nangyari sa buhay niya. Pakita mo, Tio King yung nasa dibdib mo. Tio King daw. May makipagsama. Tio King? Kilala ka? Kapatid ko po yan. Kapatid kayo? Na-accidente kaya. Hindi po accidente. Ito wala rin itong... Ay, oh, tito? Ay, oo nga pala. Tita, Hindi masabi. Yan, papaliwanag ko sa inyo, tita. Ano yan? Nang siya'y magtrabaho sa ibang bayan, nakala nila... Nasa ibang bayan yung siya sa labo, ginawa siyang babae, ginawa siya motor na inanong ko. Pinainom siya ng Red Bull. Natanggal yung ano ng gulong sidecar. Tanggal? Yung soccer, tapos yung ako napatapon. Antena ng Discovery. Kaya tingnan mo ang dibdib ay, kursado yun. Eh, paano yun nangyari sa ulo niya? Magic ang pakikipagtalik sa kayo. Kaya ginawa siyang babae. Sa labo, sa Rizal Street. Kaya nahiya, misan ako magkupat. Ng balinggi sa... Ito, ang nangyari dito? Ba't wala nang... Sa Rose. Napatapon naman sa anong kalsada. Ate, sa Rose o kayo. Na patama ang ulo ko doon sa barandilya ng... Hindi niya alam na siya ginawa ang babae. Tabi ng para lang makipagtalik sa kanya yung lalaki na congressman. Makugod kung alam mo yan. Congressman, pero babae. Congresswoman, yung Bonifacio. Tanggal yung sidecar? Yung gulong. Ay, yung gulong. Basta babae, mahirap pa rin sa labo. Mabilis kayo? Kursado yun at may... Kunay siya, may yung karagang uling. May sabaw. Ah, kaya pala. Natanggal yung gulong. Hindi alam. Gulong. Tingnan mo ang ginawa sa kanya. Pag nasa kanila siya, lalaki, naggawin siyang babae sa labo, hindi niya alam. Han? Eh, mahirap paniwalaan yan. Kaya binaka ang dibdib, kinatalik siya, ang ginamit sa ganyan sasakyan. Four times four mixer. Fixer. Mixer? Fixer. Ah, fixer. Four times four fixer. Volkswagen. Oh. Para siyang hammer head, yun ang ginawa sa kanya. Oo, totoo po yan. Ay ako, hindi naman ako basta tarantalong. Tarabo. Eh, hindi niya alam na siya nagtrabaho sa Ukay-Ukay, sa Rose Ukay-Ukay. Gusto kayo kay Passion. Oh? Oh, magandang babae yan. Nandawin siyang babae sa labo. Chiksilog. Ginawa siyang chiksilog. Pag nauwi siya kanila lalaki. Chiksilog? Chiksilog ay... labo, babae. Ano yun? Chiksilog. Hindi niya alam mo ang ginawa sa kanya sa labo. Kanyo na. Chicken sa kasilog. Inom niya, inom. Mga sundalo yun. Inumin mo muna yung sabaw at sayang yung init. Ha? Mamaya na kwentuhan. Kainin mo yung laman. Pati yung gulay. Sayang bagay yung... nilagang baboy. Nakakain ko lang madam, bulalo din yung sinabawan na pata. Sarap ano? Sarap? Michael? Sarap naman, wala naman luto na masarap. Wala naman luto na hindi masarap eh. Oo nga. Lahat na nilulod. Lahat masarap no? Eh, tingnan mo kung gano'ng kahirap ang dinanas niya. Hindi niya alam siya'y nagtratrabaho sa Ukay-Ukay sa labo. Nagtrabaho ka sa Ukay-Ukay ba? Oo, kilala ko yan. Lahat yan. Yung kasama na yung kilala ko yun. Tingnan mo yung uniform niya, Ilocos Norte, Philippines. Alam ba rin yung ibig sabihin? Ilocos Norte, Philippines kay Mamilin. Ah. Kay Mamilin, ayun o. Ang tao. Ay, Mamilin! Ilocos Norte. Uniform daw yung suot mo, Ilocos Norte, Philippines. Alam ba ninyo yan, ang taong matalino, ikaw nagturo ka ng pagiging maestro, maestra.
Siyempre, bago ka sumalang sa ganun. Uniform daw yung suot mo. Marami akong kaibigang maestro sa Dagit High School. Pero babae sila pag nagtuturo, pag nasa kanila sila lalaki. Oh? Nagtatrabaho ka pala sa Kuya Michael. Okay, kaya nga po, si Ma'am Francia Navarro, pag nagtuturo sa school, babae. Pag nasa kanila, babae. Mm-hmm. Eh, lalaki. Mm-hmm. Si Ma'am Francia Navarro. Mm-hmm. Si Ma'am Sunya Nakan, pag nasa school, babae, pag nasa kanila, lalaki. Upin mo na daw yan. Upusin mo. Upusin mo na. Kaya, hindi na ako pangkaraniwa. Yung kamay mo. Hindi na ako pangkaraniwa. Ito, kaibigan ko ito. Kilala ko nito. Magkakilala kami. Alam mo pangalan ko? Mahirap sabihin ko yan. Ay, kung sabihin kong ikaw ay taga rito lang din sa atin sa Nabunga, nagkira sa Exiba, nagbalik sa Nabunga, nagpunta ng Laguna. Ang tatlong araw, kuya, pagpaikot, yung tatlong araw na paikot, hindi kilala ko yan. Maraming meron na may kumplito ang ganyan ng magulang ko. Clown master ng... O, basahin mo daw yung tinuturo ni... Ha? Wilson, ano lang po yan? Yung password lang yan sa computer. Ano pangalan niya? Ano pangalan? Wilson, password lang po yan. Password. Password daw to sa computer, yung Wilson. O, totoo po yan. Meron akong nagpapanggap na kapatid ko. Nagpaalam sa bahay. Ay! Tita, oh. May kapatid ako dyan, asawa niya rin Sukuro, sila ni Sukuro. Mm. Ang sabi niya, mapunta ng Lebanon. Alam niyo ba Lebanon? Mm. Isang uri lang yan ng chocolate sa loob ng 7-Eleven. Mm. Sa embassy, pagdating niya sa embassy ng Lebanon, laro na agad ang trabaho niya. Ang embassy, alak lang na imported sa loob ng 7-Eleven. Ano ba naman? Ganon? Isang uri lang ng alak yun. Yung embassy? Oh. Embassy, ang pangalan, embassy? Embassy. Sasabihin na lahat ng bansa may embassy. Totoo yan, nasa 7-Eleven. Lahat ng klase ng bansa na sabihin ninyo kung anong hanapin yung trabaho. Mm. Sa loob lang ng 7-Eleven. Mm, kaya pala maraming embassy doon sa 7-Eleven. No? Oh, kaya pala? Wala lasin. Sasabihin nilang nasa abroad, hindi totoo yan. Huwag kayo maniniwala doon. Ganon? Uy, kaibigan ko si Ma'am Sunya na, si Ma'am Francia na Raro, saka si Sunya na Akan. Mm-mm. Pag nagtuturo sila, babae, pag nasa school. Mm. Kaya sabi ko, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Busin mo na yung wala mo. Busin mo na. Kung naging kaibigan, yung pinakamabait, kung naging maestra, ang tunay lang na babae na naging ka-school, naging barkada po sa Dagit High School, si Ma'am Florida. Madam Florida, taga Talubatib. Yun lang ang tunay na tao na nagturo dyan sa Dagit High School. Yun lang ang tunay na babae, tunay na tao. Mm-hmm. Kasi pag nagagamit ka ng ibang anyo, lalaki ka, nagiging babae, ibig sabihin hindi ka tunay na tao. Pwede ka magamit ng ibang mukha. Mm-hmm. Sa Dagit, yun lang ang tunay na naging maestra ng Dagit High School. Oh? Yun lang po, si Ma'am Florida. Mm-hmm. Inom na! Kainin mo na yan, sayang. Alam mo pangalan mo? Michael Misa de Morante. Akala. Ah. Galing pala eh. Akala ko ba hapon? Hindi. Bukang bibig na lang nila. Di mukha ka kasing hapon. Sumali ka ba sa gera dati? Minasakir ako sa nabungo dyan sa bahay, sa harapan ng molino. Minasakir ka? Masakir. Bakit? Ay, sa dami ng papapatay ko daw yung kapatid niyan sa MPA. Yan, kapatid niyan. Si Humicio Corpus. Ay, samantalang nagpagawa ako ng sulat kay Kapitana, bigyan ninyo ng tulong, bigyan ninyo ng financial kung anong pangangailangan. Hindi papapatay ang tao. Kasi, kung sa pamilya ninyo kakudanasin nyo, ipapapatay yung pamilya ninyo. Sasabihin ninyo kakung kahit sinong tao, pag gustong patayin, pinapatay, hindi kakututuyo. Naubos na yung sabaw? Kaunti na lang kita. O sige, ubos. Pati yung laman, kainin mo. Oo nga, sayang yung laman. Sabahit ko ka akong naging kaibigan ni Binsyo, nagpagawa pa ako ng kasulatan sa barangay. Na alin? Sulat kamay ni Ate Aida, nagparasusulat siya kamay si Ate Aida. Hindi typewriter ang ginamit kasi mahihirapan siyang ano. Lahat ng hirap ginawa sa akin, nilagyan ng ice pick ang bayag ko, tinuhog ng ice pick, tinalta ng atay ng puso ng manok bayag ko. Oh. Tinanggal, madam. Tinanggal yung iklog? Wala ka ng bayag. Hindi, iklog. Pinalit sa bayag ko yung puso ng manok.
Puso ng manok. May ganun yun? Puso ng dalawang tandang na manok. Yun ang pinalit sa bayag ko. Yung ice pick na natanggal sa bayag ko na kay Guzman. Paano yun? Tanggal na yung iklog ng bayag mo? Ginawan sing-sing ng Chinese. Kung makikita ninyo yung taga ron sa amin yan. Sing-sing talaga ng Chinese? Sing-sing ng Chinese. Binigay sa akin sa barangay Gumamila sa Puro 4. Mabait yan. Tingnan mo alam mo kung gano'ng kagwapo yan. Tingnan mo nga pati siya ginawang babae na labo. Si Kuya. Para lang makipagtalik yung tricycle driver na may nakalagay pang ayos pa. Sino? Si Kuya? Si Kuya King? Ginawa yung babae sa labo. Ginawang magandang babae parang amasuna. Oo, totoo yan. Ako, hindi ako nakikalam sa kanya kahit anong makita ko. Kaya galing mo naman magkwento. Ay, totoo po yung sinabi ko. Ako naman ay nagparatatanim sa buong labo. Pinuno ko ng tanim yun. Yan, tingnan mo, hindi niya alam na siya. Ang alam nung asawa, nagtratrabaho kung saan sa Manila, construction. Yung pala, hostess. Yung pala, hostess. Hindi naman, Kuya, masabing hostess. No? Tindira siya dun sa ukay. Ah, tindira. So, si Ate Helen. Sa Rose Passion ukay-ukay sa labo. Rose Ugad. Rose Gabo. Saan yun? Katabi ng ano? Mercury Drug? Hindi, dito sa may palengke. Katabi ng Pizza Hut. Pizza Hut sa labo. Buhay na Pizza Hut. Baka yung girlfriend mo yung naalala mo? Hindi. Tutuwi. Buhay na Pizza Hut. Doon yan, tingnan mo, hindi niya alam, tingnan mo na mag-uwi ako dito sa amin, operada na yung leeg. Paano ang ginamit sa kanya, pakikipagdalik ang ari nung lalaki, sasakyan. Sasakyan na Volkswagen na malaki. Yung parang hammerhead na mataas. Oo, alam ko yun, alam ko yun. Ang ginamit sa kanyang ari, ginawa siya ang babae, yung super antenna, yung malaking antenna, nag-abraso, gaganyan, no? No, sa Discovery Channel. Mahirap paniwalaan, di ba? Kaya sabi ko, naghanap na lang sila ng trabaho. Ang ginusto pa nila maging babae sa ibang lugar. Samantalang may pamilya sila. Kainin mo na itong karni. Saka yung gulay. Kainin mo na yan. Pag nagdala kami ng kanin, kakainin mo? Hindi ako din mag-ano niya. Magkain ko yan ng kanin. Kasi... Bakit? Ang sabi ni nanay, ang lahat ng tao ay mabubulid sa kasalanan kasi ang tao, tayo ay nasa nakapaloob sa impyerno. Paano bawal ang kanin sa impyerno? Lahat tayo ay lahat, ako nandito sa loob, lahat ng taong gumagala ay mabubulid sa kasalanan. Kaya hindi ka kumakain ng kanin? Hindi ako nakakain ng kanin. Masarap yung kanin, pagkain Pinoy. Mahirap eh, paniwalag kung saan ang gagaling ang Jehova. Gumawa ng kanin. Nagparakakayod sila ng nyug. Kaya dinagyan ng asukar sa pamagitan ng kanin, sa pamagitan ng magic, ginawa nilang bigas na pagkain nila. Yung Jehova. Jehova? Jehova Witnesses sa bagong silang. Saka sa Dait, Mantagbak City. Tapos sa Masalong, kung maniniwala kayo sa hindi sa akin, ako sinasabi ko yun sa inyo yung totoo. Eh, iglesia, anong ginawa? Ay, mahirap po. Ang iglesia, nagkayod na nyo, ginawan shampoo. Ay, yung iba-iba. Ang ginawa sa nyo, ginayod nyo yung nilagyan ng maraming asukar sa pamagitan ng magic, ginawa nilang bigas na pagkain. Para sila hindi makaramdam ng gutom. Yung Katoliko, anong ginawa? Ay, ang Katoliko, pagkakaani ng palay, ginagawa nilang pagkain, nilulugaw sa sobrang hirap. Lugaw, no? Ay, yung mayayaman ang kinakain yan, yung mga bigas na kinain ng Maya. Hindi basta yan, Maya, nagtratrabaho yan. Lahat ng bawat butil na kainin nila, pinukuha yun kung gatas, kung bigas. Yung lahat ng Maya na nagala sa palayan, ikipagtrabaho na yan sila. Mga tao yun, mga nagtapos ng pag-aaral kung saan sa miskulahan. Kaya na tingnan mo lahat ng computer ang ginagamit Maya,
Paymaya. Paymaya pala sinasabi mo. Hindi, totoo po yun. Akala ko Maya ng ibon. Maya ng ibon po yun, pero nagsusupply sila ng kuryente, sila ang nagagawang supply ng kuryente kasi ang pagkain nila ay pagkain ng mga tao na hindi pwedeng gamitan ng makinari yung pagigiling ng bigas, pagigiling ng palay. Mm. Yung gulay, kainin mo na. Tsaka yung sabaw. Tingnan mo, mahirap paniwalaan. Tingnan mo kung gaano kalugos siya. May mga anak siyang babae, may anak siyang babae, may anak na lalaki, pero di niya alam ang ginawa sa kanya. Hmm. Oh, kung makita ninyo sa mag-online kayo, sa mag-video kayo ng Rose Gabo, Rose Sugan, makikita ninyo ang itsura niya. Hmm. Oh, totoo po yan. Ako, hindi ako kung ano lang sarabo, binibigyan ako ng asawa, sabi ko. Hindi ako makikialmi ng babae kasi ang pag-aasaway para kang isang luto na pagkain hanggat mayroon hindi titigilan ang kakakain. Pagkatapos no, wala na, maubos, wala na rin, para na lang damit na basahan. Mm-mm. Pwede mong labhan, pagkatapos mong suotin, maglulog ka, pwede mong gawin basahan, pagkatapos mong suotin. O, di ba kaya? Mm-mm. Yan, interviewin ninyo yun, si Kuya King. Yan ang dapat nakakulong dito. Si Gringo Hunasan, hindi ako. Gringo Hunasan, Kuya, si Gringo Hunasan, ako si King. Si King. Si Robin King. Ah, si Robin King ka. Kaya pinapaliwanag ko sa inyo, Kuya, yung totoo. Ako, lahat, sa dami naging maestra sa Dagit High School, yun ang naging kaibigan ko na tunay na tao sa Dagit, si Ma'am Florida. Oo. Busin mo na yan. Busin muna. Sarap? No? Pati yung sabaw, hikupin mo lahat. Oo. Ubus na. Salamat, Kuya. Oo, welcome. Laging maingat lang po kayo sa araw-araw ninyong pagbiyahe kasi tayo pumapasok sa tag-init na panahon ngayon. Oo. Kaya nga baga po sinasabi ang impyerno yung nasa lupa. Mm-mm. Lahat ng lalaki kukunin. Lahat ng nagkasala. Kaya simula nyo magkahiwalay kami, di ako nagkailan ng babae. Mm-hmm. Kaya ba kuya yung natapos mo kuya pag-aaral? Ako? Undergraduate lang ako ng college. Anong course sa college? Automotive. Auto-diesel. Itanungin kita ko eh, bago mo pa anda rin ang sasakyan, anong una mong binubuksan? Pintuan. ano ba? Tama naman, di ba? Siyempre, pagpaanda rin. Pintuan muna bago ka pumasok sa loob. Hindi na, balagay ko kuya ako. Ano, anong unang kwan? Nagkaroon ako ng lisensya. Oo. Oh. Yung lisensya ko nilagay ko sa pitaka, nang panahon gagawitin ko na nawala. Kaya hindi ko nagamit pagmamaniho ng sasakyan. Ano bang alam mo? Sa ganito pa lang po eh, kuya, naging ano na ako, cum laude, naging hari ako ng Muslim Country Grade 2. Si Ma'am Villafuerte. Oo. Ikaw, anong una mong... Eh ako kuya, magkakaalam ko bago buksan ng sasakyan, nabukas muna ng bitaka, inahawakan na isiper ng bitaka, tapos kinukuha yung susi. Ah, ganun ba yun? ako kasi hindi na eh, nakasapit na yung susi eh, daladala ko na yung susi eh. Kuya pala naman. Tama rin yun, susi. Kung wala yung susi, hindi naman mabubuksan yung sasakyan, no? Anyway, marami ko yung bagong labas na yung sasakyan. Hindi mo kailangan magamit ng susi kasi mga computer. Tama, yung sasakyan tama. Mo na yan. Yung sasakyan yung gamit, kuya. I-connect mo dyan sa cellphone mo. Pwede mo mapatakbo yung sasakyan sa pamagitan ng cellphone mo. Nandito ka yung sasakyan mo nagbiyabiyay. Remote control yun. Hindi kuya, hindi remote control ang tawag yun. I-connect mo lang dyan sa cellphone mo. Fortuner, tapos i-program mo. Pwede ba yun? Mm-hmm. Program mo lang dyan sa cellphone mo ba? Pwede magbiyahe sa sasakyan mo na walang taon naman sa loob. Hindi ko naman sasakyan yun eh. Marami na kayo kuyang, marami kuyang high-tech na sasakyan ngayon. Hindi mo kailangan makita mo yung service ni WBO. Sino yun?
WBO. Ano yung boxing? Or boxing. Kay ano, kay Winnie Balsio, kapag nakita ninyo po yan, naalis yun na isa ng labo doon sa bahay niya. Wala naman sakay na tao, nagka-remote control lang. Minsan may nakikipagkarirahan doon. Wala, lalo ba sila sa karirahan doon? Eh, wala naman yung sakay na tao. Nakaprogram lang yun sa computer, sa cellphone. Nakakunik lang yun. Galing ah. Ginagamitan lang ng antena. May nabibili namang antena nilalagay dyan sa cellphone. Ano lang kaba, mga tanso. Parang automatic mga antena. Oo. Nilalagyan lang na. Pinipihit lang yung dulo. May parang washer lang sa dulo. Lalagay mo lang dyan sa cellphone. Kahit anong sasakyan, pwede mo mapatakbo pag magitan ng cellphone. Oo. Kahit yung mga motor na yan, pwedeng ikunik sa cellphone. Yung motor? Oo, maraming kakayanan ng cellphone, kaya lang mahirap. Kunik ko yung motor ko sa cellphone ko. Pwede mo kuya, nasa sa iyo kuya, ikukunik mo kahit. Para under ko sa ano? Siya na lang tatakbo, ako eh, maiwan. Ganun na mangyayari kuya, may nagmumotor sa rabo, may nagdamani mo ng sasakyan, may sasakyan tumatakbo sa bahay, wala naman sakay na tao. Pagtigil mo yung sasakyan, saka lang nakapunta yung driver. Ang imbisting kausabi mo, si Kuya King, si Gringo na doon. Si Kuya King? Kuya na naghahawak ng samahan ng isang araw. Isang araw ka lang. King Gringo na sa yan. King Corpus. King Corpus. Siya nga nagturo sa iyo dito eh. Mabait ako kuya ang tao, kahit saan kuya nang gagamot ako, kaya lang tinitingnan ko nga kung anong kababala. Anong ginagamot mo sa sakit? Hindi kuya kung anong gusto, kung anong sakit ng tao. Lahat ng klaseng lason ni tinurok sa akin, ditrit sa akin, kasi nga pinagbintahan ako makikadmin ang babae dito. Natuwa na lang ako. Kaya galit na galit si Doktora, si Doktora Lisaso. Oo. Galit na galit yun. Alos gustong lasunin lahat ng tao din sa Gamarinis Norte, babatay lahat ng tao. Ito sa ginawa sa akin kung gaano ako kabait na tao na nirahan sa bundok. Kaya nga sabi ko kuya sa kanila, sa daming samahan dito sa atin sa Pilipinas sa ng kabalikat, hindi nila inisip kung ano, human rights. Diba ka kuya, bigyan nila bago sana nila hinusgahan ng tao, inalamunan nila kung anong karapatan ng tao. Maligo ka na ba? Bihira ko kuya magligo at wala naman ako matinumbihisan. Hindi ko gusto yung mga ganyan soft-soft na damit. Bakit? Ayaw mo? Wala kang damit dyan? Ngayon, ngayon lang kuya, binigay sa akin. Ayaw mo isuot? It's time na mo, ayaw pang birthday ko kuya. Kailan na ba yung birthday mo? April 14, 1983. Marami akong kapatid kaya sa bayan, mga pamilya ng vaccine secretary. Ano to, sapa? May isda ba dyan? Creek yan, kuya. Pag tinatawag na sapa yung itatawid ang kantulan. Oo, nga pala. Siyang uri lang, kuya, ng creek. Sa ngayon na pinagmumula ng tubig papunta sa sapa. Oo. Galing bundok yan, di ba? Galing bundok, may kabundukan. Kaya sabi ko, kuya, buklatin lahat nila, isaliksik nila sa lahat ng computer. Kita kung sino ako, magbukas sila ng website ng USA, ng United States of America para makita nila kung ano talaga ang kasaysayan ko. Hindi ako MPE. Nakita lang nila akong pinahawak ng barret sa labo sa may Ricas building. Nabit sa Regan. Pinahawak ako ng barret doon kasi may pinatay na tao sa labo sa harapan ng Mr. A.M. Doyler. Maraming binitiwan na salita ang Diyos. Ano mga binitawan niya? Marami kuya. May alam ka?
Anong alam mo? Michael. Maraming po yung binitaw ang salitahan Diyos. Huwag kang mag-huwag na nagbibitaw ng masama sa kapwa. Huwag kang magsasalita ng masama sa kapwa mo para hindi ka husga ng kapwa mo. Tama. Kaya sabi ko po yan sa mga tagawayan, tagalabot, kago tayo pari-parihong nagigiwan, kabahunan dito sa labo. Kung gusto nyo magkaroon ng sariling lupa, bumili kayo ng halaman na nakalagay sa paso. Yung lupa na yung kahit saan mo dalhin, kaya mong ibinta. Pangalan na congresswoman, babae. Ay, nasa bahay na siya, lalaki, ginawa siyang babae, congresswoman. Pink, yung samahan ng pink. Kasamahan ni Lina Robledo, pink. Pink? Kulay pink? Unit pink. Oo. So, yun ang ginawa sa kanya, kuya. Kaya niyang maging babae. Kasamahan nila Lina Robledo? Oo, mahirap ang pera. Sabi ko lang, pagkahirap na dinadala siya. Kaya ko, kaya kong pagpisan ka mo dito dahil ako wala namang ginawang kasalanan. Hmm. Sige, Kuya Michael, ha? Okay, sige. Sunod uli, pupunta kami dito. Sige, kaya mag-ingat na lang ngayon palagi. Ako'y nandito lang naman. Kahit anong oras kayo dumating dito, baka kausap niya ako, kaya. Quick. Kumakain ka ba ng manok? Si Michael, maraming salamat. Okay ka. Good luck na lang. Good luck. Ingat ko yan. Araw ninyo matitipag sa kalaran at talaga buhay natin. Oo. Sige, salamat. Sige po, ingat. Ingat na lang kayo dyan. Pagaling ka. Pagal ng stress. Oo nga. Malalim ba yung kwanit? Ay, mababaw lang pala. Mababaw lang yan. Dami oh. Ay, malalaki na po, no? Kaharbis lang yan ng anak ko nung umuwi ng buwan. Ha? Huh? December yata yung pag-uwi ng anak ko. Ay, nagpuha lang siya nung iniwan niya yung... Ay, mga maliliit. Siya na siguro yun. Ito ba yung malaman na tilapia o... Ewan mo, mga native lang yan eh. Ah, native? Maganda raw yung nagpakon nga yung sakon ng sa barangay ng mga kulay itim daw. O yung kulay itim ang... Siyari sa ata ng kanya. Nagpuan ako na makapunta ako ng similya ng mga... Mabilis daw lumaki yung mga itim. O yung kulay itim. Nalapad pati yun. Laki na no. Dami. Ano pinapakain nyo? Yung floating pigs. Ah... Pag naubusan ako, yung ipa ng palay na paan, yung pampakain ko sa pato. Oo. Mga, eh, reserve ako, ano yan? Ah, mayroon pa yung binigay? Oo, yung binigay doon. Mayroon pa hanggang ngayon? Ayaw nga kainin. Bakit? Ayaw nga, reserve daw niya. Ay, kanina, siya ko, ay, wala na ako, naubusan ako ng pambili. So, kumain ka niyan at... Meron doon. Binigyan ko ng isa. Sige, oh, meron ka naman kapong... May reserva. Kwan? May reserva ka dyan. Kainin niya. Buto, ininom yung... Ay, kinain yung ulam. May kaba ako na pa niya. Vitamins. Makakatulog yan. Oo, oh, makakatulog yan. Nahirap. One last yan. Bata niya. Oh, ganyan talaga yung pantay. Oo, ganyan talaga. Matatalas. Oo, matatalas ang isip. Buti nga siya nagsasalita eh. Madaldal eh. Yung iba, hindi nagsasalita eh. Ayun ang mahirap. Oo. Pero pag nagwala naman, pag sinumpong, grabe. Grabe magwala. Cute nga, elite nung tispan. Ay, may itim pala dun, no? May isa, malaki na yan.
Tagal na hindi yan hinuhuli eh. Lalaki daw yan sabi ng mga. Lalaki? Shit. Lit ng pispan ng mga kalingap. Ang daming tilapia. Ayan. Pwede pala kahit maliit, no? Oo. Basta yung running water lang para hindi nainit yung tubig. Ah. Ay, may butas po to? Oo, may butas. Diretso naman doon sa liguan ng pato. Ah. Ang dami niyang pato na yan, eh. Nag-umpisa lang yun sa kahit. Ang dami na akong pinamigay, eh. Paano yung tubig, saan ang gagaling tayo? Doon, sa, dyan sa, ita, sa ilayan. Buti nga, libre, walang bayad yung tubig, no? Bumili ako ng hose, tatlong rulyo. Inilay ko para makakita. Ano yun, magdamag na ganyan? O maghapon na ganyan na? Nakadiretso na yan. Diretso na yan? Ganyan yan. Diretso na yung nagtapon naman dyan, diretso doon sa langoy ng pato. Ang dami na nakakapon yung pato na yan. Kaya ipinix na nila sa building na nila kagawad at kuha naman na siya baka niya makatakas ay mam disgrasya bigla niya nahihingi medalyon, may ikon ba siyang medalyon? Ay tinanggal naman yan yung mga medalyon yan ako nakapikit ba? Saan nang galing yung mga medalyon niya? Iwan ko na kung saan ko niya di ko tinanggal yun tinapon namin lang. Ah, tinapon niyo? Akayos mo nagtanggal. So, pati yung mga polis, kami ang nagupit ng lahat ng mga suit-suit niyang bidalyo. Yun nga po, may nag-comment po doon sa ano po, seat niyo. Yun ang sinasabi rin ng mga albular yung pinagamutan namin. Ay, ganun po ba? Mm-hmm. Hindi daw niya nakayanan po. Sabi ng mga albular yun, kinain agad daw yung orasyon, hindi mangkabisado. Ayun, ano sabihin, kinain. May sinulat na sa papel tapos pinakain sa kanya. Hindi raw kabisado. Ang tanong, sino kaya ang gumawa sa kanya ng gano'n? Wala naman may alam. Napaglaruan din siya kung sa madaling salita. Napaglaruan siya. Sabi, manggagamot din daw siya. Ganun yun, napaglaruan siya. Sasalin siguro sa kanya yung panggagamot. Eh, hindi naman niya pala madali. Oo. Hindi ganun. Akala niya, ganun lang kadali. Ganun lang. Hindi mo alam yung ano. Yung proseso, no? Hindi niya alam paano yung proseso. Kaya yun. Grabe yung hirap inabot ng ko. Hindi niya alam kung sinagbigay ng medal yun? Hindi sinasabi. Hindi sinasabi? Hindi sinasabi. Hindi niya, kahit na nung hindi pa siya nawala sa kanyang katinoan, kahit tinanong niyo po. Hindi talaga nawala siya. Hindi talaga nagsalita? Grabe, ano? Sige ya, Michael. Ayun mga kalingap, parang nakatulog na si Michael, yan. Parang pumipikto yung gamot, yung vitamins na binigay ni Ate Ritz. So yun mga kalingap, at shout out po sa lahat ng viewers po natin. Ayan, at maraming rin salamat po sa inyong suporta, ayan po, sa panunod ng mga videos namin, mga upload. Ayan, ang ganda ng bundok po, oh. Dito po kami sa kabundukan. Ayan po, at maraming rin salamat din po. Please support po, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Frab, at Ina Vlogs, ayan po. Siyempre sa aking channel, Nelson Vlogs. Ayan, maraming rin salamat po. At shoutout po sa mga nag-subscribe po, ayan. Sa mga dati ang subscriber, shoutout. Siyempre sa hindi nag-skip ads po, maraming salamat, malaking tulong po yan. Ayan, shoutout po. At sa lahat ng viewers po natin, ayan, shoutout, maraming salamat. And God bless po sa lahat. Ayan po, hanggang dito na lang. See you next vlog po. Maraming salamat. Yeah!